Good morning everyone. Dok Freddy po ng Arfred TV. So, sa ngayon magbibigay lang tayo ng update sa stock market diyan sa Pilipinas. At ipakita ko na rin sa inyo ang update ng ating stock at saka ng ating mutual fund. By the way, ang gamit natin ay COL Financial para sa ating broker. Pero sa nakikita nyo ngayon, ang gamit ko ngayon ay Investagrams, okay? So maganda tong Investagram para makita mo yung detailed graph kung anong nangyayari at the same time. So sa ngayon, ang value ng ating index ay 6,318. So tumaas siya ng 5.77 points right now. Pero yesterday, bumagsak ng husto yung ating index. From 6,573, bumagsak siya ng 6,320. Okay, mga 400 points ang ibinagsak niya kahapon. So, medyo bunga pa rin yan ng uncertainties at saka fear ng mga investors dahil sa coronavirus. Okay, yung mga investors medyo lumalayo muna sa stock market kasi maraming uncertainties nga sa stock market. Lalo na yung mga foreign investors. Normally, mga pag ganitong malaki ang ibinagsak o ibinababa ng ating index, karamihan yan mga foreign investors medyo umaalis sa ating local market. Okay, so yeah, yan yung ating index. So, ang pinakamataas niya for within the year is 8,419. Yan ang highest. Ang pinakamababa naman is 6,100. So, medyo, yeah, magandang opportunity to para pumasok. Kaya, pag nakikita nyo ngayon, bearish, oversold na talaga siya. Yung ang RSI ng stock market ng ating index, oversold na siya. Ibig sabihin talaga mababang mababa na. Pero may posibilidad pa siyang bumaba. Pero titingnan natin dito sa graph niya ngayon, medyo tumaas siya ng konti today. Pero konting-konti lang ang itinaas niya. Okay? 5.77 points lang. So, magandang opportunity to para pumasok sa stock market, lalo na kung bumili ka ng index fund, okay, mutual fund. Pakita ko naman sa inyo yung ginagamit ko. So sa COL Financial, ito yung ating standing sa ngayon. So, yung Metro Pacific natin, mayroon tayong 100,000 shares. Okay, ang presyo ngayon is 3.5. Ang average price natin is 3.55. So may talo pa tayong 8,442. Kung titingnan natin ang graph ng MPI, bumalik lang ako sa Investagram. Okay. So tumaas siya ngayon ng konti, 0.02. Okay. So, medyo mayroong mataas-taas yung number of trades ngayon, 4,350 trades. Yung value niya is 297. Market, yung volume is 85 million shares ang na-trade sa araw na ito. Okay? So nakikita natin, maganda pa rin yung kanyang fundamentals. Price to book value is 0.61. Murang-mura. Okay? Murang-mura. So, PE ratio is 8.14, which is mababa yan compared sa industry average. So, kung titingnan mo, yung moving average niya 20, moving average niya 50, bullish. Bullish siya ngayon. Okay? So, kung titingnan natin yung kanyang graph, yan. Ito yung graph ng MPI. So for how many days last week, medyo talagang
bullish siya, tapos bumaba ng konti yesterday, tapos medyo okay naman yung performance niya today. Okay, so yun yung ating MPI. So in terms of fundamentals, punta tayo sa research. Balik lang tayo sa fundamentals niya. Okay. So according sa COL Financial, yung MPI, okay, yung kanilang rating is still buy. Ang fair value, ang totoong valuation niya is 8.66. Okay? So, ang advice ng MPI, habang ang presyo niya is mas bababa sa 750, bili lang tayo ng bili. Okay? So, sa ngayon, 3.5. Masyadong bababa yan. So, mayroon pa tayong potential na bumili pa ng maraming shares. Okay? So, yan yung ating standing so far. And then, pagdating naman sa mutual fund, yung ating mutual fund na bili nila is PIL Equity Dividend Yield. Okay? So, yung kanyang net asset value per share is 1.0569. Yung average natin is 1.1981. Bumili tayo ng 36,000 pesos yesterday. So, medyo okay siya. Mababa yung pagkakabili natin. Maraming shares ang nabili natin. So, tingnan natin tomorrow. Baka pwede pa tayong mag-second batch ng buy for our dividend mutual fund. So, itong mutual fund na ito, dalawang bagay paano tayo kumikita dito. Price appreciation at saka nagbibigay din ito ng dividend every year. So, itong mutual fund na ito, ini-invest to sa mga companies na nagbibigay ng mga dividend. So, at the end of the year, last January nga, may natanggap akong 1,100 something na shares. Okay? Na dividend. So, tingnan natin next year, next January, kung ilang dividend na naman ang ibibigay sa atin. Normally, dinadagdag lang yan dito. So, right now, mayroon tayong 110,000 shares. Okay? So, pagdating ng araw, magandang source of passive income ito. Kasi, hindi mo na kailangan ibenta yung iyong mga shares kasi bibigyan ka ng dividend annually. Okay? Alright? So, yan lang muna ang update sa ating stock market at saka sa ating mutual fund. By the way, very raw itong video na ito. Walang mga introduction, walang mga usual yung mga logo and so on and so forth. Kung gusto nyo ng ganitong klaseng video, comment lang down below. Okay? At ipagpapatuloy natin magbigay ng updates sa stock market at para mag-guide kayo kung kailan kayo papasok at kailan kayo mag-i-invest. Alright? So hanggang sa muli po, Doc Freddy ulit ng RFred TV. God is good all the time, and all the time, God is good. Be blessed, everyone.